Dante, meron bang nagsusulong na ipagpaliban itong darating na halalan? Magandang tanghali, Joanne. Isang petisyon, Joanne, ang inihain ng National Coalition for Life and Democracy noong December 10, 2021 sa Commission on Elections o COMELEC. Ang kanilang hiling ay ipagpaliban muna ang darating na halalan dahil sa panganib na dulot ng COVID-19. Pero sinabi ng COMELEC, walang dahilan para ipostpone o ipagpaliban ang 2022 national at local elections. Sa ngayon ay puspusan ang ginagawang paghahanda ng komisyon hinggil dito. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, hindi magtatagumpay ang hakbang para sa election postponement. Dagdag pa ni Jimenez, nakasaad sa ating saligang batas ang pagsasagawa ng eleksyon. Because if you want to postpone the elections, then what you're really wanting to do is to ignore the Constitution. How can you ignore the Constitution? Diba? All government authority basically emanates from the Constitution. And if you're saying that the Constitution should be ignored simply because you want to stay in power, then you have a big, big problem. Una na rin sinabi ng COMELEC na hindi kailangan na marami ang boboto sa halalan. Ang mahalaga lang anya ay malayang makaboto ang ating mga kababayan sa panahon ng eleksyon. Samantala, Joanne, yung petisyon naman na humihiling na ipagpaliban nga ang halalan ay wala pa sa COMELEC Anbang upang pag-usapan. Wala ring tiyak na panahon kung kailan ito tatalakayin ng komisyon. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Joanne. Yes, Dante, aside dito sa mga petitions na ipinafile dyan sa COMELEC with regards kung pwede bang ipagpaliban ang paparating na eleksyon. Papaano naman ngayon? Kasi nakikita naman natin na tumataas na naman yung COVID-19 cases at nagsusulputan yung iba't ibang mga variants na sinasabing mas nakahawa. Is there a possibility na makaapekto ito sa paghahanda ng COMELEC para sa darating na eleksyon? Yes, Joanne, gaya ng nabanggit ni COMELEC spokesperson Jimenez nitong mga nakaraang araw, hindi nila yan tinitingnan, no, dahil sa ngayon kasi sabi naman nila ay may enough pa namang time para paghandaan yung nalalapit na eleksyon. At isa pa nga sa binigyang diin ng COMELEC, isang tao lang ang kailangang bumoto sa araw ng eleksyon ay tuloy ang halalan. Joanne. Alright, maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Quezon City.